Para sa mga anak, ito yung mga dapat mong gawin para mapasaya mo ang iyong mga magulang. Una sa lahat, igalang mo ang iyong mga magulang. Napakasarap sa pakiramdam ng mga magulang kapag ang kanilang mga anak ay marunong gumalang sa kanila at syempre sa ibang tao. Magusa ka rin gumawa ng mga gawaing bahay. Makita mo pa lang na nakatambak ang mga plato, hugasan mo na kaagad kahit hindi ka pa inuutusan. At dapat, marunong ka na rin maglaban ng iyong damit. Aminin natin na sa hindi, maraming mga kabataan ngayon ang hindi marunong maglaban ng kanilang mga damit. Puro na lang iaasa sa magulang. Kabawasan sa mga gawain ng mga nanay kapag ang mga anak ay marunong sa mga gawaing bahay. Kapag nakita ng nanay mo na may kusa ka na maghugas ng plato kahit na hindi ikaw ang kumain, nagwalis, naglaban ng mga damit, at naglinis ng bahay, for sure, grabe ang tuwa ng magulang mo. Baka bilhin ka pa ng gusto mo, o diba, gusto mo yan. Dapat palagi mong bibigyan ng value yung mga simpleng pagtulong mo sa iyong mga magulang. Palagi mong ipapakita yung pagiging mabuti mong anak. May ibang mga anak kasi na kapag inutusan ng magulang, alam nyo ba yung sagot? Wait lang. Saglit lang. Kaya naman kapag napagsabihan, sasagot-sagot pa sa mga magulang. Hindi nila alam na masakit yun sa pakiramdam ng kanilang mga magulang. At bukod pa dyan sa mga pagtulong sa mga gawaing bahay, dapat nag-aaral ka rin na mabuti. Magsumika para matupad ang mga pangarap mo in the future. Sobrang matutuwa ang mga magulang mo kapag nakita kanila na nagsisikap sa pag-aaral. Libro, assignments, mga activities ang inaatupad at hindi pa pogi, paganda o kaya naman ay cellphone ang hawak buong araw. Kaya kung gusto mong maging masaya at matuwa ang mga magulang mo sa'yo, siguraduhin mo na gumawa ka ng mga mabubuting bagay at umiwas sa mga bagay na alam mo naman na ikakasira mo at hindi ikakatuwa ng iyong mga magulang.